Paglabas ng lunsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang kahulugan ay puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya iyon, ay hindi niya ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. At pagkatapos, naupo sila upang siya'y bantayan. Isinulat nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya. Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. At may dalawang magnanakaw na ipinako rin sa krus, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto rin siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, "Di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus!" Kinutya naman siya ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Sinasabi nila, "Iniligtas niya ang iba, ngunit ang sarili ay hindi mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus ay maniniwala na kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos." Nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lema sabachthani." Na ang ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon kaya't sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." May isang tumakbo at kumuha ng espongha. Binasa ito ng maasim na alak. Inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, "Hintay muna! Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Huling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ng mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. Nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, "Tunay na siya'y anak ng Diyos." Naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea, sila'y sumunod na naglilingkod kay Jesus. Kabilang sa kanila, si Maria Magdalena. Si Maria na ina ni Santiago at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, ang isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Iningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose.
Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakit at saka umalis. Kasama sa paglilibing sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria, nakaupo sila sa tapat ng libingan. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at ang mga pariseo. Sinabi nila, "Naalala po namin na sinabi na mapagpanggap na iyon noong siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw. Kaya pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa ikatlong araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan." Kaya pumaroon nga sila at nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa mga kawal. Makaraan ang araw ng pamamahinga. Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumintol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika'yo't tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at papunta na siya sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo." At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Magalak kayo." Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Magmadali kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita, "Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay." Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang ipinagsasabi sa mga Hudyo. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan